Welcome po, magandang hapon mga kaibigan. Ito po yung Wave 100, ano ba ito? X, Wave X or Wave 100R. Pag po magbabalik kayo ng clutch spring, ayan po yung clutch spring. Obligado po, magtanggal kayo ng secondary clutch, primary clutch. Ano po? Siyempre yung popper. Ayan po, kasimple ang pagbabaklas ng ating Wave 100R. Wave 100R, ayun o, kaya gano kay sir o. Modelo lang kay sir, Wave R. Ito ay, hindi ko lang matiyak kung Alpha ito, Wave X. Pero Wave 100 po ito, mga paps, mga sir, mga mang. At thank you po sa pag-watch po ng inyong mga kanang video ko po. Thank you. Hindi ko po kayang kalimutan. Lagi kong inuulit. Maraming salamat po. Yun! Luminaw na mga kaibigan. Okay po mga paps, tuloy po natin. Pag ang problema po ng inyong Wave 100R, ay ano po, malambot apakan ang kambyo. Yun po, malambot siyang apakan ang kambyo. Kahit i-adjust nyo pa po rito, ito po yung adjustment niya, no? Iba po, ito. Kahit i-adjust po nyo ng, ano to, ng counterclockwise, pagkaloob po ninyo itong nut na 14, eh malambot pa rin po yung kambyo. Okay po, ito po ang papalitan nyo to, mga paps. Ito na. Minsan tawag namin dito three bullets . Kasi may tatlong steel ball . May tatlong bulitas. Masama kasi banggitin yung bulitas . Kaya three steel ball na lang. Pero may tawag po nito si Honda, si Sir Honda. Ang nasira po lang dito, mga paps, mga sir, mga ma'am, yung pinakang stopper guide po niya. Ito po yan, napuputol po yan. Ayan po. Putol po yan. Na nakashoot po yan. Sige, try mo bro. Nakashoot po yan doon. Yan po. Doon po, napuputol yan. Stopper. Ito yung stopper. Putol. Kaya kahit anong kambyo mo, medyo malambot, ikambyo. Tapos pag kinambyo mo siya ng medyo mataas ang RPM, medyo sumisikad-sikad pa po yan. Mas nauuna pang sumikat kahit hindi mo pa gustong pasikatin. Okay po, yun yung pong tatandaan. Nalimutan ko yung tawag nito . Ito po, napuputol po lang yan. Yan po. Diba po, normal, pagka automatic, pag inapakan mo ang kambyo, kahit gasan mo siya, kahit rev mo siya ng gas, hindi po siya agad tatakbo. Unless na ibitaw mo, angatin mo po ulit pag inapakan mo. Okay po. Ito po, kahit apaka mo, nakatingin ka lang, nakatuon ka lang, tatakbo pa rin yan, mga paps, gawa nito. Yan. Okay po. So, kayang-kaya nyo nang gawin. Ito po yung kanyang clutch lining. Hey, bro. Tanggalin mo. Yan. Papalitan natin yan. Ito po ang clutch lining. Yan. Nakita po nyo? Papalitan daw ito ni boss . Hindi daw umaahon sa pinlock . Papalitan na po natin, binakas na natin . Para poging-pogi po ang inyong motor. Ito po yung clutch lining, clutch disc, minsan tawag po dyan. Okay po, pero sa kasama ang kasawi ang palad, hindi naman natin siya. Ayan po, nakita po itong clutch bell, may hukay na po, ayan po, malalim na . Ano po? Kung maririnig po yung tunog, kasi hukay-hukay na . Ayan po, narinig po nyo. Pasensya na po kung hindi masyadong naririnig. Okay po. Okay po, papalitan natin yan. Red spring. Ayan po yung clutch spring niya. Okay pa naman yan. Ay, ito bro, yan. Yung nag-iipit yan. Yan, yung clutch hub. Ito po, minsan, pag ito po itangus na, mga paps, mga ma'am, mga sir, kahit po magpalit kayo ng clutch lining, slide pa rin po yan. Okay po. Spencer. Ito siya. Wala pa naman. Okay pa naman. Yan. Tapos po, ang napansin ko po sa motor ni sir, ito yan. Kaya siguro mas hindi na batak. Ito po yan. Ito po. Wala po siya sa TDC.
Ngata po nyo yun, medyo malabo lang eh. Pa, saan pa yun? Ayun po. Ayun po, nakita po yung letter T. Tapos yung guhit. Doon po sa guhit na yon. Lahat po yan naka-TDC talaga kasi merong tapatan yan dito. Pero once na tinignan po ninyo ang cam sprocket po, may miss po siya, may miss. Ayan po yung T-marks. Ayan po, medyo malabo lang. Pasensya na po. Pag pinagmasdan po ninyo yung timing po niyan, set. Ayan po. Yung pong mismong punch. Yung mismong punch na yon, nakalihis po yan. Inabol po natin dito sa TDC. Nakalihis po siya ng isang ngipin. Ito po yung ano na sa timing. Ayan po yung hukay na yon. Ayan po, nakaangat. Dapat po dito yan, tsaka rito. Dito, dito. Ngayon, nakaangat yung kanya. Isa rin po yan sa hindi maayos na pagbatak ng inyong mga motor. O, tandaan po ninyo yan, mga paps. Tandaan po ninyo yan, mga sir. Okay po, Wave 100. Ilan taon na ito, bro? Tagal-tagal na rin, ha? Ah, oo, may 100 na. Tagal-tagal na ito. Wave po yung mukha niya, oh. Wave X yata ito, eh. Oh, yan. Re-recall na yan. Kabisadong-kabisado na po ito ng ating magagaling sa Honda. Okay po. Okay po, saglit lang po ulit. Ito na po. Ito na po yung lining. Clutch lining po natin yan. Powered by ano po ito? Powered by Takasago. Ito po, kung mapapansin po nyo ito, mga sir, mga ma'am, pang TMX or CG125, pasok din po yan dito sa ating Wave 100R. Kasi po, pag pinagpasdan nyo itong ating Wave 100R, iisa lang po yung mga pins niya, yung mga pins po. Yan po, pasok din. Okay po. At pasok na pasok po yan. Sige sir, paki-open mo na sir. Yan po yan, mga sir, mga ma'am, mga boss, kung paano ang mga problema. Ito, ano na pala ito? Napalitan na pala ito ni sir eh. Kaso replacement. Kaya pag replacement, kakainin po niya yan. Yan po, nagkakahukay. Okay pa yan sir, magagamit pa yan. Magagamit pa naman yan. Siyempre, hindi lang ibibigay yung best. Hindi ibibigay yung best performance. Okay po. Okay po, welcome. Ito na po yung clutch lining. Kabit na po natin. So po yan. Unahin po ninyo kabit yung clutch lining. Pero mas maganda po ninyo ito. Babasahin po nyo ito na lang. Okay po. Pero ngayon, di na po natin pinasa eh. Ito po ang kasunod. Nakita po niya yan. Okay po. Alam na po ito ng ating magagaling na mga mekaniko. Eh siyempre po, ito sa ating mga beginner. Okay po. Pakiwatch po ang video. At marami po kayong matututunan. Kahit simple lang. Kahit simpleng-simple lang. Okay po. Oh, ganyan lang po yan mga kaibigan. Nakita po nyo. Dapat dikit yan. Dapat po, dikit po yun. Pero kahit saan mo po ito ikutin, try mo, dikit pa rin. Hindi po kagaya ng Wave 125 na pagka sumalaka po, umaangat po yun. Okay po, pagka Wave 125. Ito, kahit saan po nyo ipahin. At po, itutok po nyo rito. Yeah, shoot po muna nyo rito yan mga paps. Para po, bago nyo po ikabit ito, itong plate, at saka po yung spring. Okay po. Ngayon po, pagkakabit nyan, yung tatlo po rito, dito po sa pinakamalalim na hukay na part. Pero yung isang outer, doon po ang lagay nyan. Yan po kasi ang paliwanag ni Sir Honda. Doon po yan. Kasi po, pag dito nyo inilagay yan, ang nangyayari po yan eh, natatangos yung isang perasong clutch lining. Yun po, natatangos yun ng sumasablay po yun or natatangos mag-isa. Mas hindi po siya nagpapantay. Okay po. Kaya po, dapat dito talaga siya nakalagay.
Yo, what's up? Ngayon po, kabit na po natin yung clutch spring. Nakita po yung angat pa. Pag kinabit po natin yung spring yan, makita po, magpipress na po yan. Magpocompress na po lahat yan. Ayan po, ganito lang po yan. Ikabit po yung spring. Yung plate. At saka po yung mga bolts. Pagkakabit, ito yung criss-cross lang po yan. Tayo-tay lang po yan. Inigpit nyo po rito, dito ang kasunod, dito ang kasunod, at dito ang kasunod. Okay po. Yan yan lang po yan, mga paps, mga sir, mga ma'am. Okay na po nyo. Igpit. Ay, kukunin mo na, kalatakip ko pala yung kanan. At sinong tete mo? Plastic. Lalapit-lapit ka na masura talaga. Bento pa yung carburetor mo, yun. Ha? Ay, nako. Ah, kanalag mo pa? Oo. Oh. Balis sa bagay? Ay, nagkutari sa nangyayari. Hindi ko alam. Baka nagagalit eh. Sabi mo yung upit. Sabi ko sa kanya. Saan po na ano yan? Ano sa... Ah, nakita po niyo yung sala, oh. Kasi yung muga eh. Okay po. Check natin yung bad sala. Ako yung boss home loan. Talagang... At kaya naman ba yan itong aking pang-bye-bye ah? Ayun yung ano mo? Aros, pang tumpay. Ay, ano na nga ang pangkulang na yan? Cable. Mga cable lang na yan. Cable na? Ikaw ba kayo may cable na yan? Ah, meron. Meron sa akin yan. Saka gasolina. Ay, yung grip mo ng tangkay, medyo ka? Ah, baka pambara ako. Pasok din na pambara ako dyan. Hindi ko lang, baka meron pang sticks, may doon? Ay, wala ako pang sticks. Ah, pang sticks yung lalagay mo dyan? Ayun, nung may filter na. Ah, yun. Sige, bili ka yung pang filter. Wala tayong pang steel. May mahaba ang filter nito. Raider 150. Ay, mahaba. Wala akong ano, wala tayong super heavy duty sir, eh, wala eh. Wala akong RK, yung mas matibay pa sa matibay. Wala dyan. Meron kasi may mas matibay pa sa matibay. Ay, ano lang meron? Ay, ano lang yun, sir, eh. Pagpagay mo, baby. Pag. Wow. Saka ay, pang kayo din ito. Oo, babarin na yan. Babarin na. Kasi, pag binarin na natin yan, maangin yan. Ay, po na. Tumano? Ay, po. Ay, local yun. Ibang manak mo yun. Ha? Local. Sige, ari. Puti nyo lang po, ganyan po. Okay. Ay, yun, kasi ibang manak pong local. Hindi, ibig sabihin na yun. Okay, yung delay doon, yung buong buong kalto. Ah, iba. Babarinahin lang yan. Ano ba? Barin na lang. Barinahin natin. Barinahin lang. Napakaya na ano, yung computer na wait. Wait, ay, wala yun. Maliit yun eh. Oo nga. Eh, ba't ano ba problema na yan? Ito na, alam mo na ko niya. Okay. It's okay. Don't worry. Thanks. Say hi. Hey, hello. Say hi, hey po. Hey, po. Hi to my, hi to my friend. Okay. Okay, kita po. Ganyan lang po pagkakabit ng clutch lining. Utay-utay lang. Pagka pong mainit. Parang bayad mo rito sa cameraman mo. Wala siya kung babayad sa akin. Yan po ah. Butang niya yan. Ah, butang niya yan. Butang niya yan. Self-service po rito eh. Kaya siya pa magbabayad eh. Oh, nanit. Pero may mo muna ako. Pero may mo muna ako. Ngayon ah. Ang bayad. Butang. Oo. Ito po niya yan mga paps, mga boss, mga ma'am. Ayan lang po yan. Kaya po magpapay ka ng clutch lining. Eh, kayang-kaya na po. May washer po yan dito, ha? Hindi po limutin. Yo! What's up? No? Why? Give me five! Five! High five! Alright!
pala spring nito. Isabel na, nakakapit ka ba? Oo, oh, yun pa lang eh. Kagabi ko palang ginawa yun eh. Taklang eh. Tuloy muna, kakunti na. Babalik ko na sa'yo yan. Okay. Kakunti na yan. Ikaw na magtuloy. At saka pa na kambyo eh. Yun ang wala, kambyo. Okay na. Okay, sir. That's it.